gusto nating magbigay ng abiso at saka impormasyon, ang atin pong binabakunahan for the booster shots na yon, which was allowed by the Emergency Use Authority, and this is based on science and evidence, and it is risk-based, would be our healthcare workers, our senior citizens, and immunocompromised in the coming days. Ito lang po yung tatlong sektor na nakapaloob dun sa Emergency Use Authority ng Food and Drug Administration. Now, as to the companies which have ordered or procured additional doses, well, hindi po kayo pinapayagan para ibigayan as booster doses to your employees, not unless they are part of the senior citizens or they are part of this list of immunocompromised states na inakalagay po dun sa Emergency Use Authority. Other than that, hindi pa po natin pwede gawin yan. So I advise the private companies na meron pa rin po kayong mga sobra na mga bakuna sa inyong mga kumpanya, kung ito po ay sa tingin nyo magiging wastage na o mag-e-expire, you can undertake this loaning agreement from the national government, kung saan ang national government po ay pumapayag na kunin muna ang mga doses na nasa inyo at papalitan po namin yan ng fresh stocks kapag kailangan nyo na po dyan sa inyong kumpanya.